If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning. All right, guys. Good morning, Davao, Mindanao, North, South, East, and West. Once again, this is Gilbert Lopez Martie Cacho. Welcome sa atong program, Good Morning Davao. On board ta sa taxi ngayon. Ano sa pangalan sa taxi, sir? RYC. RYC Taxi. Siyempre, of course, nakared yung driver natin. Unfortunately, hindi tayo nakared ngayon. Last Sunday, nakared tayo. So, nakared din yung driver. Dress code, di ba, sir, ang red? Or dress code talaga ang red? Anyway, ano pong pangalan ninyo, sir? Arman, he is Arman Sobrano. Wow, Arman Sobrano. Matagal ka na sa ano, sir? Matagal ka na dito sa taxi na to? Opo. 15 years. Wow. Pero ito na company? Yeah. 15 years na rin? Ang unit bago. Ah, okay, unit bago. Pero ikaw nagmamaneho ng taxi for 15 years? Hindi na matawaran yung experience ni sir. Baka mag-copyright ka. Bakit mo? Oo, pwede hinayaan na ito siya. Okay. Kasi, mag-copyright. Kapila na bito ko na-hit. Anyway guys, pinapahinaan na po natin yung sound system kasi ilang beses na po tayong na-hit. Napaka-stricto talaga ni YouTube. No, lisensyado na nga yung mga, ano natin, mga music natin, pero ano pa rin. So, yun. Welcome to our house. Yeah, welcome sa ating, ano, welcome sa ating, tawag dyan. So, kumusta po ang ano, sir? Kumusta po ang biyahe-biyahe araw-araw? Particular na nung ano, nakaraang kadayawan sa Davao. Okay naman. Bibo, son? Bibo? Pero malaki din kita. Medyo-medyo. Yung iba kasing driver nagre-reklamo kasi busy daw. Yeah, no, traffic. Traffic pag sa downtown area. Ah, okay, kapag ka sa downtown ka. So, magkakaroon tayo ng idea guys na kapag ka ganyan, ano tayo? Mag-ano tayo, tawag dito yung huwag tayo sa downtown kapag ka mga ganun may kadayaan sa Davao. Okay. Ano itong building na to? This is, may commercial center dito eh. Yan guys, iwan ko lang ano commercial center. We are ano traversing a playa, no? We're traversing a playa. Siyempre kami dito ni Sir ngayon. Ano gani full name mo last? Sobrano Arman. Arman Sobrano. Si Sir Arman Sobrano is 15 years na nagde-drive ng taxi dito sa Davao City. Pero lumad kayo Davao, sir? Yes. Lumad kayo Davao. Welcome. Wow. Welcome to Davao City. Saan sa Davao particular po? Yan lang sa Ikulan. Ah, dito lang din sa Ikulan. Oh, kami sa Agdao kami. Pero pupunta muna kami ng San Pedro. Kasi magpapalamig ng ulo. Mainit talaga ang panahon mga kaibigan, nakakainit ng ulo. Ah, sige nito, saan tayo pupunta noong ano? Bukas? Sa ano, Sigal. Sigal daw, saan ba na Sigal? Nakadaan na tayo, hindi pa. Wala pa. Kasi so, pasigal na kami. Punta Dumalag. Punta Dumalag, okay. Siguro puntahan ko yung doon yung ano, yung Sigal, malapit ang sanctuary dyan, no? Yung Pawikan Sanctuary. Oh. Yun na, yun guys, always kong pinagmamalaki na dito po sa Davao, sa lungsod ng Davao, kami po ay may lugar dito na preservation of the sanctuary ng mga pawikan, mga turtles, hawksbill na turtles na nandyan sa ano po, nandyan po sa dito po sa Punta Dumalag, no? Sa ano. So, we Davaoenos are really concerned about the process of the ecosystem. So, very environment friendly po ang mga tao dito. We have this preservation of the Philippine Eagle in Malagos. And
we are also here in Davao City proud to say that we have also a cultured reptiles, tinatawag na crocs, mga crocodiles. May mga buhaya po dito sa Davao City. Ito lang po ang city na mayroong mga buhaya. Hindi po yung nasa lansangan, kundi buhaya po na nasa ano, nasa tubig talaga po. Bakit may tumawa dyan sa likod na pag sinabi kong lansangan? Buhaya. Buhaya sa lansangan. So, yun, may mga reptilias po dito sa ano. Na makikita mo sa Crocodile Park na pag-aari po ni Sunny Dizon. Unfortunately, Sunny Dizon passed away for a motor accident, no? So yung sa kanyang motor, natapon po siya sa siguro pag curb ng ganun. Maganda yun niya, maganda yung motor niya, katulad ni Duterte yung motor niya eh. Kasi barkada niyan sila. So, dito sa Davao, guys, we are proud, no, to say na we really, oh, dito Feliz Complex. Maraming beach resort dito kasi dito kasi sa Punta Dumalag, pa-Ecoland kasi ito. Mga beaches talaga ito, guys. Dito mo rin makikita yung kahabaan ng Coastal Road. Kasi magta-traverse talaga 'yan. Galing Bagua Playa papunta dito talaga. 'Yun, magta-traverse diyan ang ano. Tapos diyan sa Ecoland kasi mag-aano rin. Hindi naman mag-i-end kundi may exit point kasi diyan. So we are here now in Matina Playa going to Ecoland. Kaya 'yan po mga kaibigan, no? Nandito tayo ngayon. So, sir, ano bang pwede nating ipagmalaki pa dito sa Davao City, sir? About sa mga fruits. Yes, about sa mga fruits. Ano bang meron tayo? Durian, mangosteen, rambutan, lansuli. Wow! About ka rin, season ka rin. Mura mga fruits. Napakamura. Kasi balita talaga na ano, confirm talaga na bababa talaga ang presyo. Kasi tapos na ang ano, tapos na ang season, syempre harvest ng harvest yan sila. Oh, so mura lang ngayon ang durian. Kaya nga, wala sigurong araw na hindi kami nakakakain ng durian, hindi kami bumibili. Binibigyan kami ng durian, nagdadala sila sa bahay, kanina naman sa tanghali, kain na naman ng durian. 2,000 po yung nakain ko. Yung sa likod po, ewan ko lang kasi nasa kanyang tapat yung ano, yung plato ng durian. Kain na po ng tatlo. Oo, yan. So dito. Ito sir, pagkakaalam ko, Queensland, di ba? Yeah. Dating Queensland, pero ngayon hindi na nag-operate, no? Ano na, Jack Bell? Yung anak na. Ah, okay, yung anak na. Oh. Jack Bell na siya in. Oh. Jack Bell in, okay. Then, pagkatapos, dito mo makikita si ano eh, si King Solomon. Solomon ba yun? David. David. David talaga dyan, no? Makikita mo si David dyan na nakahubad. Ganun pala, no? So dito sa Davao po mga kaibigan, meron po tayong particular na po dito sa Times Beach, meron po dito yung statue of David. Na hubad talaga si David. Ganun ba yun? So, at saka marami pang pwedeng ipagmalaki dito sa Davao. Unang-una po, rest assured, we are on the list na top ano tayo eh. Nasa top. Sa top 5 tayo na most livable city sa Asia. Okay. Proud tayo dyan. Noon, nagiging ano tayo eh, most livable city in ano, in Asia eh. Ngayon, pang ano na. The second purest water. Makikita mo yan sa ano, sa Dumoy, Turil. Next to Switzerland. Next to Switzerland. Yun ang mga trivia dito mga kaibigan sa Davao City. Maraming mga magagandang bagay dito. At meron din tayo sa Samal Island na Bat Sanctuary. Bat Cave. Ang may-ari po niyan si Ma'am Nomi Monfort. Ewan ko lang kung ano, siguro mga anak na ngayon ang nag-handle kasi matanda na talaga si Ma'am Nomi noon. When we met 25 years ago. Okay. Nomi Monfort. So, yun may-ari ng building na sinabi ko yun sa Crooked Road na ginawang sa kanya yon, sa kanila yon pamilya. Mga tawag diyan, mga signature talaga ng mga lumang bahay na alam mo talagang may-ari, mayaman kasi nasa gitna ng city. Hanggang ngayon hindi pa nasisira. Yung kasi mga mayayaman kasi talaga noon. Anyway, mga kaibigan, yan po ang exit and entrance po ng Coastal Road natin. Meron tayong
10th ID Infantry Division. Mga kuya nandyan. Alright. Shout out pala sa ating mga kuya, no? Sa ano, sa buong kapuluan ng Pilipinas, the Fraternal Order of Eagle, Philippine Eagle. And we have high-end buildings. Yeah. Hotels. Meron tayong mga hotels. High-end. Ang dami talagang nagsusulputang mga building. Kaya ibig sabihin nun, maraming nag-i-invest mga kaibigan dito sa Davao City. Okay. Sir, aside sa mga food, sir, ano pang mapagmalaki natin sa Davao? For bad, tourist. Yes. May mga tourist ano tayo, no? Spots. Mga tourist spots tayo. Yung mga tourist spots po, hindi lang dito sa loob ng Davao City, maaari din pong pwede tayo sa Samal City kasi part pa rin yan ng Davao, although Del Norte na yan. Ganun po, marami tayo. So, pag-uusapan natin sir, yung napasok muna na ano, na resort dito sa Davao. Like Eden, Garden Resort. Wow, sikat talagang Eden, ano? Malagos. Malagos, sikat din ang talaga ang Malagos. Yan, Crocodile, Crocodile Park. Japanese Tunnel. Yun! Japanese Tunnel. Ilang beses na talagang kinakawayan tayo ng Japanese Tunnel na yan. Pupuntahan natin yan. Kasi nung ano, nung pagpunta ni Rob dito sa Pilipinas, yung partner natin, counterpart natin dun sa US, sa Pinoy Rob YouTube channel, nakaschedule yun. Kaya lang, iba pala talaga. Wala tayong mga oras kasi masarap masarap ang pinag-uusapan. Maganda. Ang dami namin pinag-uusapan. Masarap din ang pagkain. No? Masasarap. Hindi na kami ano kasi order lang ng order. Tapos hindi na maubos. Kaya yun. So, Japanese Tunnel, gusto ko yung pasukin. Meron tayo sa Takunan, sir. Alam mo yun? Yung wakeboarding. Wakeboarding ng Takunan. Ano sabi? People's Park dito sa city. Nung Wednesday, People's Park tayo mga kapatid, no, mga kaibigan. People's Park po tayo na pag-uwi. Kasi I thought yun na yung araw ng ano, opening ng PCBS. Natawa ako sa sarili ko. Pagtingin ko next week pa pala. Anyway, nandun na ako. Hindi pwedeng sirain ang araw. I decided to go to People's Park. Nakapag-interview tayo ng mga estudyante doon. Ang kagandahan mga kapatid o mga kaibigan, yung mga estudyante conscious na masyado sa mga vloggers. Kapag alam nila nga ito legit ito na vlogger o ano, nanghihingi talaga sila ng sticker. So, bigyan kita ng sticker mamaya, sir. Oo, para ano, i-scan mo lang siya para ano, para na dadalhin kanya sa ano. Tapos bababa kayo diyan sa kanto, no? Okay lang dad, dun dito ni sa mas makabarato. San Pedro me? Yes. Adona, okay. Bangka lang dad. Ah, okay, magbangka lang kayo. Okay. I-scan mo lang sa cellphone mo, sir. Sticker po yan. Subscribe, alright, sir, our YouTube channel, Pinoy Rob YouTube channel. Sa Pinoy Rob YouTube channel po, meron po kaming 7 na segment, no? Ako yung, sila yung misis ko, bago lang sila nag-assume sa akin, ng breaking news, sila po yung nagbabalita. Anchor woman po yan, nasa likod ko. Tagalog po dinadala niya. Ako naman, Good Morning Davao, tatlo ako, MWF. Si Elijah naman is TTH sa kanya kasi vlog yun siya, din MWF naman yung news niya. Si Giselle naman ay Kabuhayan Special. Nagbabarbecue po yun. Tapos nakakamera lang doon, tinutukan. Tapos may mga promos kami doon na nilagay. Kung sino yung maspatan, makikita doon na kumakain. I-print screen. Pakita doon sa Facebook. Kung sino itong nanalo na to, 100 pesos. Tapos 1,000 pesos yung ano, monthly. Yung monthly winner. 1,000 pesos yung. Meron din tayong joyride na ang ginagawa po niya, ganito lang, nasasakay lang ng POJ. Tapos yung, ano lang, interview lang ng mga driver. Tapos view, tapos yung mga daanan, mga ruta-ruta lang po siya. At saka, sa ano? Kulturang Pinoy. Meron din tayong kulturang Pinoy, kay Mami Sol pa rin yun. Luto, naglilinis ng bahay, kung ano mga ginagawa sa buhay. Pwede palang pagkakitaan, sir, no? Oo. Yung mga ganong mga bagay. Kasi noon talaga, hindi rin naman talaga lahat. Kasi kami, na-bless talaga kami kasi yung mga kahiligan namin, kumikita na po ngayon. Our partner is si Rob. He is in a... saan ba siya? Colorado ba siya? O California ba siya? Then, binigyan niya kami ng trabaho. Kaya ito ngayon, vlogger na kami, full-time na. At saka sufficient na rin. Nakapag ano na rin, nakapag tawag dito sir? Nakapagpaayos na rin ng bahay.
noon pinagsasabihan kami na yung bahay namin bahay daw ng aswang. Oo, totoo yun kasi walang atip. Yung sahig ang atip namin kasi kinolapse namin yung taas kasi wala sila na talaga. Dilapidated na. Ngayon nakapag ano na nakapagsimento na ng dingding, nakapag-walling na kami ng hollow blocks na, cemented na rin yung ano namin, flooring namin. So dahil po sa salary po. Oh, para po sa galing po sa salary namin. Yung mga bagay na. We are so grateful. Kaya nga sabi ko, huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Kasi naman pag pinaghirapan, kasi ang sabi kasi niya, hindi, deserve mo yan, yung sweldo yan, kasi pinaghirapan mo yan. Wala talaga, kasi hindi pa kumikita yung YouTube namin talaga. Wala pa, 2,000 pa lang kami, 2,300 subscribers. Ngayon, sweldado na kami. Kung titignan ko, sa family namin, halos lahat na kami. Sa pamilya, I have 8 staffs yata, or 7. 8 niya mga staff natin, o yung mga correspondents natin. Yun ang kagandahan dun, sir. Kasi minsan ang mga tao nawawalan ng pag-asa. Ako din naman, I was broke talaga. Broke talaga ako noon. Wala talaga makitang pag-asa sa buhay. Pero go lang ng go. Habang may buhay, may pag-asa. No? Hindi naman lahat ng panahon, ano eh, nasa baba tayo. Huwag lang tayong manglamang. Huwag lang tayong huwag lang tayong mag-cheat. Huwag lang tayong ganun. Simpleng bagay yun po. Pero investment po natin yun. Nahanapin tayo ng mga tao. Biruin mo, Cagayan de Oro, dito Davao City ako. Ako ang pinili na magiging ano, magiging correspondent din ng Davao City. Ngayon ako na ang nag-manage sa Davao City sa Pinoy Rob YouTube channel. At saka isang break po yan. Dati-rati, sabi ko. Bolton. Bolton Bridge. Yan po ang sentrale, oh. Kita nyo ang sentrale. Via Felcris. Nandiyan ang sentrale, VXI. Nandiyan yan. At Optimum yata yung isa. Optum. Bago yan. Bago yan. So, makikita mo talaga mga kaibigan ang progress dito sa Davao City. Now, if you wanted to visit Davao City, please do. Hindi kayo manginayang, wala kayong pagsisisihang bagay talaga. Wala kayong pagsisisihang bagay. Kasi mga kaibigan, sabihin ko sa inyo, yeah, livable city po, friendly. The safe city. Safest city, yes. At saka, ano, nung pumunta ako sa People's Park, talagang ang mga estudyante is very ano eh. Talagang ano na sila, sanay na sila sa mga, ano, hindi na nahihiya nga. Lapit sa iyo, sir, may sticker ka, ito gano'n. Conscious na mga tao ngayon sa, ano. Kaya nga kami sa Pinoy Rob, wow. Eh, stricto yung ano namin, stricto yung partner namin. Kailangan talaga magkaroon ka ng sarili mong bangko. Kasi sa bangko siya nag-ano eh, nagsasweldo. O, so lahat kami may bank account na. Never in my wildest dream na may bangko ako na for savings. Wala talaga. Dito lang sa Pinoy Rob. Kaya malaking pasalamat namin. Malaking pasalamat namin dito sa Pinoy Rob. Your saka, subscriptions, makahelp yeah. Yeah. Ma-hire sa Pinoy Rob YouTube channel. Yes po. So, if mag-subscribe kayo mga kaibigan, malaking bagay po. Napakalaking tulong po niyan sa amin. Lalong-lalo na sa mga correspondents ng Pinoy Rob YouTube channel, Davao. Kasi may Cagayan tayo. So, ganyan po mga kaibigan. Sir, if ikaw ang magbibigay ng message sa mga passengers o sa mga Davaoenyo, ano po yun? Punta na kayo dito sa Davao, pasyal kayo. Yeah. At saka, ano talaga ang Davao? Pinaka-safety. Yeah. Totoo yan. Gabi man, walang mangyayari, walang mangyayari sa'yo. Walang snatchan dito, walang snatcher. Takot ang snatcher dito. Kasi kung si Digong namamalo, si Inday nanununtok, ewan ko lang kung anong ginagawa ni ano? Ni Basti. Talagang matapang din po si Basti. Matapang talaga po si Basti. In good way. Ayaw niya na ano eh. Ayaw niya na may naagagrobyado. Pamilya po talaga sila ng mga ano. So yun po ang ano natin. At saka mga kaibigan, hindi ko ginagawa ito pero titignan ko ngayon kung magkano yung from ulas
ano yan, La Escuela, papunta dito sa San Pedro po. So hindi siya umaabot ng ano, no? Wala siyang 200. Kasi agdo kasi magto 200 kasi. 220, 230 po. Ganyan. So, at least convenient masyado. Diba? Oo. Unicity. Unicity po. Unicity. Kasi busy ano? Suki ko si Uni at saka si City. De, bibili lang kami ng wire. Extension wire kasi kailangan sa production. At saka ano, iwan ko lang kung may makikita. Tagayari mo ni mga sticker ang mga dalaga please. Okay, nandito po tayo. Huling paalam po, sir, sa mga ano. 190 babayaran natin ng 190. Sir, wag muna akong suklian, sir. Thank you very much. Thank you. Sabihin mo subscribe Pinoy Rab. Subscribe Pinoy Rab. Yay, salamat. Thank you very much po, bye-bye. Ito po si Gilbert Lopez Martiecacho. Good morning, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.